So, ito na nga po pala tayo sa recording natin ngayon. Ito yung laro namin nung sa R-10. So, kasi simula pa lang ng laro. Ayan. Bali, U-turn shape ang laruan natin. So, ang role ko dito is maghahabol ako ng mga nakawala. Which is yun ang ginawa ko buong laro halos. Ito si Bam, nasa unahan natin. Sinabihan ko sila na i-counter. Pero ako yung kumounter. At ako yung nag-a-ball sa grupo. Ayan, kailangan ko i-dikit dun eh. Kasi hindi dapat mawala ng participation sa laro ang isang team. Dapat kada breakaway, bago nyo habulin, make sure na wala kayong kakampi sa unahan. Kasi kung meron kayong kakampi, hayaan yung ibang grupo yung mag-habol. Yung madalas na ginagawa natin tips sa mga baguhan. Tapos, bali ayan, bumagal. Bumagal lang ng onte. Ayan, may umatake na naman. So, kailangan natin abulin yan. Ayan, hinabol natin. Pero, hindi ka dapat nagsasayang masyado ng lakas dyan. Sakto lang. Kasi abutan pa lang yan eh. Kasi first lap pa lang naman eh. First lap pa lang ng laro ito. Kaya huwag kayong mapapressure lagi pag first lap. Kasi maabutan pa naman yan eh. May hahabol at ahabol, kung, lalo kung isa lang ang nasa breakaway. Sure ball yan mga pare. Yan, katulad yan, may humabol, di ba? Tago lang kayo pag ganyan. Ibig sabihin, maayos pa yung laro. Maabutan at maabutan yan. Approaching U-turn. Etong parte na to eh, medyo mahirap talaga to. Kasi magsisiro ka dito, tapos bubugso ka na naman siguro ng mga ilang watts. Mga 700 to 800 watts siguro dahil sa surge. At hindi ako nagsasurge kasi tulad ng sinabi ko, early lap pa lang to. Kailangan mo lang i-maintain steady pace mo sa mga gantong pagkakataon. Hindi mo kailangan magbugso ng malaking sprint power na effort. Kasi didikit at didikit ka rin naman. Iyan, pinauna ko muna sila kasi kailangan magtago at mag-recover. Kaka-responde sa mga atake kanina. Papansinin nyo guys, nasa gilid ako, bibigyan ko sila ng opening para mauna sila. Ayun yung tatandaan, huwag kayong gigit na pag maglilikod kayo. Always be aware ng mga tao sa likod. Iyan. Medyo nagpalikod ako. Ng onte. Para magtago, mag-recover ng bagya. Para hindi sa akin sabog ang headwind. Yan. Bumagal sila, bumagal. Panonoorin nyo maigi yan. Bumabagal talaga sila dito eh. Kasi puro responde, atake, counter-attack, atake ang nangyari kanina. Yan. At may umatake na naman mula sa gilid. Which is expected naman. Kasi bumagal yung grupo at walang breakaway. Ayan, may mga sumunod. Which is nagrepresenta sila. Sa moment na to, hindi na ako makaresponde. Dahil pagod na rin ako kakahabol mula kanina. Kaya we decided na magpahinga. Walang participation. Wala rin. Hindi ko alam kung umabol yung isang kakampi namin na si Pau eh. Feeling ko naman may humabol. Ah, ito pala siya. Mali ako. Yan. So, naghahabol na naman kami. At mali ako ng discarte dito, guys. Always, pag sa liko, mas maganda kung mauuna ka. Kasi ikaw yung susundan na pace ng mga taong nasa likod mo. Lagi yung tatandaan yun. Lalo hanggat sa U-turn shape, always take your lines na maayos. Lalo sa pagpasok. Kasi pag medyo huli ka sa kurba, medyo masyadong malaki yung power na ilalabas mo, malalaspag ka kagad. Iyan. Kailangan natin kumounter dito. Sinabi ko mag-counter dito, pero walang gustong kumounter attack mula sa grupo namin. Sayang na sayang itong pagkakataon na to eh. Kung meron lang sana atake. Which is hindi ko gagawin dahil nagre-recover pa ako. Ang dami ko na-respondian na malang atake. Kanina. Medyo tricky itong parte na to. Tulay. Nagtataka ako sa kanila, tinitirahan nila to eh. Supposed to be dapat hindi eh. Yan. Tulay. Tulay yan eh.
medyo masakit din kaya nag-ship ako ng dalawa dito sa parte na to. Tapos ito downhill section to pababa bago pumasok ng U-turn. Medyo mahataw sila diyan eh. Nadala na lang ako ng momentum ko dito most of the time. Konting effort lang. And here comes another mistake. Late na naman ako sa corner. Ang layo ko. Mali ako dito. Well, ano lang to eh. Parang second race ko dito sa R10. So, ayun. Kitang-kita nyo, diba? Oh, kailangan ko mag-surge ng power. Including si Pio mula sa likod. Nagsasurge siya ng power para mag-ball dahil sa maling entrada namin sa U-turn. So, kailangan ko i-dikit para sa team. Ayan. Ganyan. At may tumira na naman. Wala nang ahabol sa amin kasi wala naman talagang ensayado sa grupo namin na binuo dito sa karerang to. Kaya, ganito lang diskarte namin. Kapit lang. Ganun. So, hindi naman kami mga nangangarera talaga. Kumbaga, bisyo lang namin tong karerang to. Ganun lang. Every weekend to, Sundays, sa R10. Kung titingnan nyo, iyan. Tago-tago. Kasi kailangan magtipid para matapos ang karera. Ayan, si Pao nasa unahan. So, ayun, bumalik na tayo. Eto na. Kinat natin ito. Di ko alam kung ilang lap na lang ito eh. Pero nagbagal na grupo nito. At alam ko may breakaway dito. Dalawa. Yun, shit. Yun guys, bali ano ko lang yung detalye na yun. Dapat iwasan mo yung pag half wheel kahit papaano. Kasi medyo delikado. Protect your front wheel at all costs. Ganun. Yan. So ito, nagbalik na nga tayo sa ano, sa laro. Yan. Medyo nasa unahan tayo. Inom lang ng konting tubig. Para kunwari, pagod. Pagod na talaga. And si Bam. Sa kanan ko si Pio. Yan, nagbabantayan na lang yan eh. Kasi itong dalawang to, actually tatlo sila. Yung naka-black na jersey, kasama rin yata nila yung naka-giant na puti. Hindi na yan magdadala. Kasi nasa breakaway na yung tropa nila. So, ganito na lang ang mangyayari niyan. Panoorin nyo na lang. Normal tactics ang instance sa teamwork. Hindi mo dapat habulin yung kakampi mo. Ganun lang. Yan, nagsesenyasa na sila. 3 laps daw. I think 3 laps na lang to. Medyo hindi pa ako magaling talaga sa shooter. Pero ang mamaya papayo ko lang talaga is magpanguna kayo sa kurba para hindi kayo mahirapan bumuelo kasi kayo yung susundan na nabuelo eh. Instead na kayo yung maghahabol. Yan. But hindi ko alam kung bakit ako nakabuka dito eh. Hindi dapat ako nakabuka. So yun, ang bagal diba? Nasa 30 lang yung takbuhan. Yan, naglilingunan. Papakiramdaman na lang to eh. Alam ko kasi mga ilang laps na lang to. Dalawa, tatlo. Hindi ko sure kasi tagal na nitong video na to. Yan, si Bam. Nasa kanan natin. Hindi ko alam ba't ko dinadala. Tinataasan ko ba? Eh, pace lang yan. Nagpa-pace lang ako. Kasi wala nang gusto magdala eh. Kasi lahat sila may representative dun eh. Kami din na rin kami ng maghahabol kasi wala naman kami ensayo eh. Hindi naman kami superhero eh. Ayan. Siguro sa bunch print na lang to. Mga ganyang bagay. Ayan. Papakaramdaman. Bantayan. Ayan. Tinataas na nila ang tiyunti ah.
lumilikod na ako. Alam nyo guys, maling-mali yung ginawa ko dito, yung masyadong exposed ako sa hangin. Kahit may chance naman ako magtago. Yun. Yun, nag-ano sila. Strategy sila. Papahila sila dun sa, dito sa naka-giant. Normal yan, magpapalead out yan. May nakakatawang moment dito. Kikwento ko. Bali, ayan, di ba? Kunin ko yung bote ko. Bago lumiko. Ayan, uminom, di ba? So, pagpasok ng liko, hindi ko mapasok yung bote. Oh, shit. Muntik sumempla, boy. Ayan, so, kailangan ko mag-a-ball sa kanila. Last lap na to. Tamo, sayang ang effort ko. Ang laki ng surge ng power niyan. Huwag mga ganyang kalayo. Kailangan mo i-hold ng 5 to 10 seconds sa malaking wattage eh. Wala tayong power meter pero wala tayong reference eh. Pero masakit yun. Pag nag-abol ka ng ganun, iwasan mo lagi yung yun. Yan, buwebuelo na tong mga to eh. Sprint kasi sila eh. Alam ko, fighting for 3rd and 4th. Saka 5th. Kasi lima yata kukunin dito. Yan. Approaching yung downhill section. Medyo tumutuloy na sila. Medyo dumidikit lang ng konti. Para bumuelo. Bantayan nyo mabuti yung mga yan. Ayan na. Tataas na. Tapos yan na. Gisprint na yan. Yun. Medyo maaga yung bitaw nila eh. So, ang kailangan mong gawin dito, tago ka lang muna. Yan. Biglang bumitaw. Sprint na rin ako. Kaso wala na. Hindi na tumataas yung nasa unahan ko. Hindi rin makapunta sa kaliwa or kanan. Kasi barado. So, yun. Si Pio. Ngayon ipag-sprint sa dalawa. Alam ko pang anim siya dito eh. So, yun. Tapos na yung karera natin. Susunod ulit, guys. Pag meron na ulit karera. Bye. See you.